Happy New Year sa iyo, kapatid. Gusto mo bang mapagpala ngayong taong ito? In this video, we're gonna talk about three important things you must do this 2023. Coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie, and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Each time na nagpapalit ng kalendaryo ay nagkakaroon tayo ng bagong oportunidad para mas ayusin natin yung ating pamumuhay ngayon kumpara noong nakaraang taon. In a way, pwede nating sabihin ang pagpapalit ng taon ay para bang the old has gone, the new has come. That's the idea. Gusto natin ng mga bagong mga pangyayari na mas mabuti at mas maganda ang ating mga gagawin. And hopefully, mas kukonti yung mga pagkakamali natin ngayong taong ito. Pero bilang isang tagasunod ng Panginoong Hesukristo, ay paano mo nga ba haharapin ang mga hamon na dala ng taong ito? In this video, I will give you three challenges. Number one, thank God for being good. In other words, magpasalamat ka sa Diyos. Thankfulness is at the heart of the Christian message. For starters, tayo ay nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kung hindi dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. At meron pa bang mas gagandang pagkakataon na tayo ay magbalik tanaw sa kabutihan ng Diyos kumpara sa simula ng taon? As we look back, we will see and remember how God has been so good to us, especially sa mga pagkakataong iniligtas niya tayo sa iba't ibang klase ng mga pagkakataon. Kasama na ang karamdaman, ang kahirapan, yung iba, kahihiyan, and even more, yung iba ay iniligtas din ng Panginoon sa tiyak na kamatayan. Basahin natin ng Psalm chapter 105, verse 5. Remember the wondrous works that He has done, His miracles, and the judgments He uttered. God is good, and that's not a cliche, because He is really good. Sa katotohanan, siya ay tapat at mabuti kahit minsan tayo ay sumasablay sa ating buhay Kristiyano. That's why He deserves our praise and worship. So, my friend, do not let yourself be caught in the uncertainty of the moment or the fear of the future. Remember how God has been good to you because that's who He is. Kapag tayo ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, ay may pagkakataong tayo ay nayayanig sa ating pananampalataya at nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. At pagminsan ay kino-question pa natin ang kanyang kakayanan na tayo ay iligtas. But let's not forget that problems are a part of life, whether you're a Christian or not. Kaya pag ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon sa anumang bahagi ng taong ito, ay huwag mong kalilimutan ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang katapatan na ipinamala sa iyo sa nakaraan. Ang mga alaalang iyon ang magpapalakas sa iyong pananampalataya na ikaw mismo ay naranasan mo na at mararanasan mo uli ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Number two, instead of making resolutions, make confessions. In other words, magsisi. As we look forward to another year, ay gusto nating i-improve yung ating sarili at gawing mas mabuti ang ating performance ngayong taong ito kumpara noong nakaraan. Ang ilan sa atin gustong magpapayat. Yung ilan sa atin gustong maging mas matalino sa paggastos. At yung iba naman ay gustong mas maging produktibo sa trabaho o di naman kaya sa eskwelahan. In other words, gusto natin na magkaroon ng mga New Year's resolutions. And there's nothing wrong about that. But our personal history will tell us and remind us
that New Year's resolutions, for the most part, are just band-aid solutions. They are temporary dahil hindi yan nakabase sa kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo ay nagkakaroon ng New Year's resolution outside of the grace of God, ay para bang pinapakita natin na kaya nating ayusin ang mga sarili natin nang walang tulong ng Diyos. However, gusto nating ayusin yung ating sarili kasi hindi tayo masaya doon sa naging buhay natin noong nakaraang taon. Pero naisip mo ba kapatid na itong mga bagay na to, let's say ikaw ay naging shopaholic, ikaw ay medyo naging baon sa utang at hindi ka masyadong productive sa nakaraang taon, eh hindi ba ang mga bagay na ito ay mga simptomas ng mas malalim na problema? At alam natin na kapag sinubukan nating ayusin yung mga simptomas ay hindi naman talaga nawawala yung ugat ng problema. Parang painkiller, nawawala yung sakit, pero hindi naman talaga gumagaling yung totoong sakit. In the same way, ganun din ang New Year's resolution. Inaayos lang natin yung ating behavior, pero hindi na a-address yung mismong problema. But, if we only take a hard look and reflect on the things we did last year, ay makikita natin na posible na may mas malalim pang mga problema ang dahilan ng mga bagay na gusto nating ayusin ngayong taong ito. Bakit ba hindi tayo masaya? Is it because of discontentment? Is it because of pride? Is it because of covetousness? Or is it because of unforgiveness? At ano pa man ang dahilan, if we only take a hard look, ay makikita natin yung mismong problema. At yung mismong problemang yon ay dapat nating pagsisihan at isuko sa Diyos. Basahin natin ang Proverbs 28 verse 13. Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. In the Bible, makikita natin yung confession and the forgiveness of sin. Ang dalawang bagay na ito ay nagdudulot ng pagpapala ng Diyos. Kapag tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at ito'y hinihingi natin ng tawad sa Diyos, ay ating inilalapit ang ating sarili sa Panginoong Hesukristo at para bang nire-renew natin yung ating fellowship sa Kanya. At dahil dito ay nakakaramdam tayo ng kapahingahan, ng kalakasan, at tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. The thing is, we cannot really start the new year right without first being made right with God. Kaya ang isa sa mga importanteng gawin ngayong 2023 ay magsisi. Number 3, energize your prayer life. In other words, manalangin. If you haven't been able to establish a healthy prayer life last year, well, you have been missing out on a lot. Baka nga yan ang dahilan kung bakit naging mainitin ang ulo mo last year. You see, tayong mga tao gusto nating niro-romanticize yung bagong taon na para bang gusto natin lahat bago, bagong pag-asa, bagong pagkakataon, you know, bagong kotse, bagong bahay, bagong negosyo, bagong ganto, bagong ganyan. But the fact of the matter is, ang New Year ay wala naman talagang dinadalang mga ganong bagay. Kung hindi, ito ay pagbabago lang ng numero. Tataas lang ng isang number yung nakaraang number nito. The New Year does not guarantee anything. Kaya hindi dapat sa New Year nakasalalay yung ating pag-asa. Kasi kahit anong taon yan, magkakaroon at magkakaroon ng mga bagyo, ng mga pagbaha, may mga bulkan na sasabog, wag naman sana, pero ito ay mga realidad, mga katotohanan na nangyayari kahit ano pa ang number ng taon. Sure, there will be good and bad days, but we cannot navigate this year without direction either. Kailangan merong nagtatakda ng ating mga hakbang. And for this reason, ikaw na bilang isang mananampalataya ay kailangan mong buhayin muli yung iyong prayer life na nakalimutan mo at napabayaan mo last year. If you're somebody who has been so busy with a lot of other things, chances are napabayaan ang iyong prayer life. But
this can be the perfect time for you to start this new year right. And one of those things is to reestablish your prayer life. At dahil hindi mo alam kung ano mangyayari bukas o sa makalawa, ay nanaisin mo na ang Diyos ang gagabay sa iyong mga hakbang. Basahin natin ang Proverbs chapter 37, verse 5. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act. In the Bible, makikita natin ay kinatutuwaan ng Diyos yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sila yung mga taong binibigyan niya ng assurance, sila yung mga taong pinagpapala niya. And more importantly, sila yung mga taong walang ibang nais kundi ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya yung kanilang mga plano, yung kanilang mga naisin ay pinagpapala ng Diyos. Dahil ang Diyos ang itinitibok ng kanilang mga puso ay ginagabayan sila ng Diyos at pinagpapala yung kanilang mga hakbang. You might ask me, Pastor, bakit naman ang prayer ay kailangan sa isa sa mga bagay na kailangan kong ayusin ngayong 2023? Well, bilang isang Kristiyano, ay alam mo kung gaano ka-importante ang prayer because Jesus Himself prayed as well as the apostles, right? Pero on a practical note, ay makikita mo naman, ano ba ang magandang idinulot ng kawalan mo ng oras sa pananalangin? Hindi ba wala naman? When we fail to establish a healthy prayer life, our judgment is clouded, nawawalan tayo ng kapayapaan, nawawalan tayo ng kagalakan. At ayaw natin yun. And here's something that I'm sure you're gonna agree. You do not want to commit those same mistakes you made last year. Therefore, my friend, I encourage you to awaken your prayer life. If you trust Him, He will direct your path. Hindi ko sinasabing sasabihin niya sa'yo kung ano ang iyong gagawin. Pero bibigyan ka niya ng katalinuhan para malaman mo kung ano ang mga hakbang na dapat mong tahakin. In conclusion, looking back at all the bad things that happened last year, lahat tayo gusto natin ng fresh start. And thank God we have it. It is 2023. But as they say, you can't do the same thing over and over and expect different results. Kaya nga naman dapat maging determinado tayo kapatid na this time around, let's do things the right way. So this year, tatlong bagay ang dapat mong gawin kung nais mong ikaw ay pagpalain ng Diyos. Number one, maging mapagpasalamat. Number two, magsisi. And number three, maging mapananalanginin. By doing these things, you will see for yourself how faithful God is, how good He is to you all year round. Thank you for watching our first video for the year 2023, and I hope you learned something out of it. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.